Hello mga kabuksay, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ako po yung dito ulit, nagbabalik sa impapawid ng inyong screen. Ngayong araw, gagawa tayo ng panibagong video para inyong mapapanood ulit. Okay, sa ngayon, pupunta tayo sa taniman ng trigo. Okay, mga kabuksay, kasi wala nang ano, wala nang snow at mainit na sa pagka ngayon. So, mga kabuksay, punta muna tayo sa labas at samahan niyo ako. Manunood tayo kung ano nang nangyayari ngayon doon sa taniman ng trigo. So, samahan niyo ako mga kabuksay, tayo ay pupunta sa Asyenda ng Trigo. See you! Okay, dito na tayo mga kabogs. Pantay, babalik muna natin yung camera sa kabila. Hello mga kabogs, ito na tayo ngayon. Ayan, maliwanag na maliwanag. At isang bagong notisya. May mga eroplano na sa taas ng langit. Ayan, nakikita niyo yung mga kulay puti na sasalitan sa taas. Yan ang bagong pag-asa. May lumilipad ng eroplano. So, who knows? Baka makauwi. Yan. At maganda ang panahon ngayon. Medyo mainit-init. Ayan, nakikita nyo. Marami nang lalakad ngayon sa daan. Mga matatanda na 60 years old pataas. Yung pwedeng ano, yung makakalakad. Ayan sila. Kasi mainit niya ang panahon ngayon. So, ayan. May bagong notisya tayo. May mga eroplano nang lumilipad sa awa ng Diyos. Ayan na, mga kabogs. So, sana makauwi. Okay. Ito ngayon, maglalakad tayo papunta doon sa taniman ng trigo. Ayan, daming tao naglalakad. Yan mga kabugsay, aakyat tayo doon, aakyat tayo dito sa taas kung ano nangyayari dito. Tawag dito nila ay ermita. Yan, ayan. So ito na siya. Maraming ano dito mga kabugsay, kuniho, pero ngayon wala sila. Gabi sila lumalabas. So ito, yan yung bahay ko. Yan, yan ang bahay ko. Ayan oh, fresh na fresh pa ang daan ng eroplano. Yan. So samahan niyo ako, gagala tayo. Ha? Kaakyat ko lang dito sa maliit na bulubundukin. Hinihingal na. Yan ang walang exercise. So araw-arawin natin to mga kabugsay. Mag-exercise para hindi maburo sa bahay. Diyos ko. Nako. Ayan oh. Diba? Ang ganda ng langit. Yan. Gusto kong umakyat doon. Yun. Yung bundok na yun. Pupunta tayo doon kung aabutin natin yung ano. Oras. Kasi lahat yan, mga kabugsay, taniman ng trigo. So, puntahan natin. Ito, itong lugar na yan, yan ay eskwelahan ng mga pagmamayari pala ng
pari. Meron sa atin yan, yung San Agustin School, private yun. Dito, private din sila. Pero, I think, 12 years ago, kinuha yan sila ng gobyerno ng Espanya. Kaya, hindi na siya totally private. Parang, semi-public na siya. Pero, nandun pa rin yung pagmamayari ng mga pari. Sila pa rin nagmamayari. Pero hindi na ganun ka mahal yung bayad. Dahil may subsidy yata na ng gobyerno na pumapasok dyan. Kasi ano yan eh. Totally private school. Pero ngayon wala na. Hindi na siya. So, kung may pera ka, makakapasok ka dyan. Uy, Diyos yung sapatos ko. Hindi na ganung malamig, mga kabugsay. Pero dito, hindi ka pwedeng mag-trust, magtiwala sa panahon. Dahil sobrang bilis kumambyo. Ngayon 18, in a few hours magiging 0 degrees. Ganyan ka baliw ang temperature dito sa amin. Kung nakikita nyo yung mga kahoy, ayan, puputulin nila yan in a matter of months bago mag spring. Kasi mabigat yan eh, pag may hangin mapuputol, baka magka-aksidente yung matamaan sa baba. So, dito pinuputol nila yan every year. Tatanggalin yung mga sanga. Tapos, magkakaroon ng panibagong sanga ulit. Uy, sorry. Sorry mga lalabs. Ayan. Tatawid tayo. Pupunta tayo doon sa taniman ng trigo. Ayan ang ano, face ng San Agustin. Ayan. May 1, 2, 3, 4, 5 palapag po iyan. Mula elementary hanggang ano, from preschooler to high school. At meron din silang tinatawag ditong ano bang tawag, college, parang grade 11 at grade 12 sa atin. So yan. Ayan, kasama na yan siya dyan. Yung tawag dito nila ay bachelor. Tagal naman mag-green. Ayan, pula na. Kaya pwede na tayong tumawid pag nagberde na. Okay, let's go mga bugs. Yan. Malapit nang magkaroon ng bulaklak yung mga cherries. Kasi ano na. December, January, February. Isang buwan na lang. O dalawang buwan na lang. At springtime na. Dito kasi pag pumatak na yung February, nagkakaroon na ng matinding init at nagsisimula ng nagkaroon. Ayan, tingnan nyo guys. Yan. Ayan. Ayan natin. Yan siya. Diba? Ang ganda. Parang Malacanang. Pero alam niyo, pumasok ako dyan 12 years ago sa loob. May dalawang puno dyan ng pine tree na pagkalaki-laki. At may simbahan din yan sa loob. Ang guess niyo mga kabogs, sobrang lamig. Kahit summer, sobrang lamig. Para kang pinapatulog sa loob ng freezer. Diyan, sa loob na yan. Napakalamig. Grabe ang lamig dyan.
Itong area na to, yan, saan ba yan dyan? Hindi makikita. Mayan na lang. Kasi hindi nakikita ng maayos. Kulay puti kasi. Sobrang silaw sa init. Ayan na mga kabugso. Nakita nyo yung berde na yan. Punta tayo dyan. Puntahan natin yan. Yan. Punta natin. Yan, dito ko ginagala yung aso. Yung aso ng manager natin, namin dati. Pero dahil iba na yung trabaho niya ngayon, at saka sa pandemya, hindi ko na mailabas yung aso kasi natatakot din ako, baka magkaroon din siya ng virus. Mahirap na kasi may dalawa pa naman siyang batang maliit. Okay, ito, puno ito ng cherry mga kabogs. Ito yung wild cherries, yung plume. Ayan o, may bulaklak na siya. Nakikita nyo? Yan. May bulaklak na. Hayaan nyo, pag siya ay nag-umpisa ng mamulaklak, itutor ko ulit kayo. So, ayan dito. Dito tayo sa makapal na green. Yan yung ano ng snow, oh, daan. Namatay yung mga damo. Alam nyo ba kung ano ito, mga kabog? Hindi po ito trigo, ha? Paalala ko. Hindi po ito trigo, mga kabog. Ito po ay damo. Ito po ay damo na pinapatubo nila, nilalagyan ng abono. Lahat po yun. Lalagyan ng abono. Pagkatapos, after 2 months, iha-harvest po ito nila at gagawing hay. Yung hay. Yun ang ibibinta para sa mga alagang baka o kahit anong klaseng hayop na kumakain ng damo. Ito po siya. Yan. Malawak po yan. After nilang ma-harvest yan, aabunuhan ulit hanggang sa matapos yung summer. Iha-harvest ng iha-harvest para makaipon sila ng pagkain ng hayop. Kasi dito, pag winter, at wala kang pagkain sa hayop, mamamatay. Siyempre, katulad natin, kailangan nilang kumain. Ito po ay dating taniman ng trigo. Ayan, kung nakikita nyo. Yung mga hay, ito o, ito, yan, yan, trigo po ito dati. And siguro next month, gagawin na nila yan, tractor, akyat tayo doon sa taas. Lilinisin ito nila ulit at tataniman. Pero siguro hindi na ano, hindi trigo. Kasi pag trigo, dapat nataniman na ito last December pa. Kasi natutulog lang naman ang trigo pag winter. At pagdating ng March or February, nag-start na po silang umusbong. Pero ngayon wala. So siguro this time, yung itatanim dito is lentils. Oh my gulay. Ay. Hinihingal po ako. Sorry po. Ayan. So, dito siguro tataniman nila ng lentils. O kaya yung damo na namumulaklak. Hindi ko lang maalala kung ano yun. Ginagawa po yun na, ano, gasolina. Yan. Kasi last year, trigo po ito.
At wala po silang magandang ani noong last year. Kasi sa sobrang init. Grabe ang init, mga kabog. Walang ulan sa loob po ng ilang buwan. Starting from April dito, walang patak ng tubig. As in, wala talaga. Ayan, ito. Tingnan natin yan kung trigo yan. Kasi itong buong area na yan na nakikita nyo, na puro green, last year puro po yan trigo. Trigo po ang nakatanim dyan. So, tingnan natin kung trigo nga. Ay, nakakahingal. Okay. Confirm, mga kabog, trigo. Yan, oh. Yan. Trigo po yan, mga kabogsay. Ayan. Kung nakikita nyo, ang lawak. Puro berde. Yan. Berde. Itong lugar na ito ay dati pong kabundukan. Puno ng ano, ng fine trees. Pero sa tagal na panahon, hanggang dumami yung tao, katulad din sa Pilipinas, kinalbo din. So ito na siya ngayon. Ayan. Nakikita nyo. Kalbo na. Kasi bundok po ito. As in, bundok na bundok. Pero dahil sa paglipas ng panahon, dumadami ang tao, nagiging industrialized ang lugar, ito na siya ngayon. Ayan. Nakikita nyo po. Ayan. Bundok po yan. Gusto ko sanang idalhin kayo doon, doon sa lugar na yan. Para makita nyo ang buong syudad ng Salamangka. Ayan o. Ayan. Ayan. Yang parte na iyan, ayan po ay Portugal. Diyan po ang Portugal. The best country I visited, first countries I visited when I arrived here in Spain. I went to nursery. Of course, with my employer and the two kids. Alam nyo mga kabugsay, yung nursery, sobrang ganda. As in, sobrang ganda. Pero summer po kami pumunta noon, and guess what? Ang tubig, 10 degrees below zero. My goodness. Pero hindi kayo maniwala. Ang daming lumalangoy, Diyos ko Lord. Para silang plastic na lumulutang, hindi ko alam kung paano nila kinakaya yung lamig ng tubig. Sobrang lamig ng tubig, guys. Mga kabugsay, Diyos ko. Isang lagay ko lang ng paa ko sa tubig. Madre mia. Napakasakit. Masakit na masakit yung lamig. Grabe, sobra. Sobrang lamig ng tubig. Sobra-sobra talaga. At doon lang ako nakakita ng tuyo. Yung tuyong isda. Ang sarap ng tuyong isda nila doon, walang amoy. Wala talagang amoy, as in wala. Kasi doon natutuyo agad yung isda, lalo na pag summer. Tuyong-tuyo agad yung isda eh. Kasi yung ano dito, yung init. Madre. Pwede kang magprito ng itlog. 5 minutes mo sa labas, makarami ka na ng pritong itlog. ang init. Yung init na sobrang tuyo. Matutuyo ka nga, hindi mo malalaman. Sa atin kasi ano, humid. Pero dito is super dry. Super dry ang climate nila pag summer. Sa atin kasi, pag halimbawa uwi ako, pagdating ko sa Pilipinas, yung buong katawan mo, alam mo ba kung ano yung pakiramdam? Yung buong katawan mo, malagkit.
malagkit na mainit masyado. So yun ang tinatawag na humid. Sa atin kasi humid. So yun ang pakiramdam mo pag galing ka sa malamig na lugar at uuwi ka. Ganun siya katindi. Kaya hindi mo kakayanin, lalo na pag may edad ka na at uuwi ka, hindi kakayanin ng katawan mo na mabilad sa araw ng 3 hanggang 4 na oras. Isang oras lang sumusurrender na nga ako eh. Kasi iba na yung pakiramdam ng katawan mo sa lupang sinilangan mo once na galing ka dito sa malamig na lugar. Malagkit na masakit sa ulo na hindi mo maintindihan kung ano. Pero depende na rin yun sa iyo. Kasi ako, pag nauwi ako sa atin, 4 beses yata akong naliligo sa isang araw hanggang madaling araw, Diyos mio. Sobrang ano, iba yung ano, iba talaga yung pakiramdam mo pag galing ka sa malamig na lugar. Sobrang init. Yung init na malagkit, na masakit sa ulo, hindi mo maintindihan kung bakit. Dito kasi yung init dito, tuyong tuyo. Mainit na pag pinawisan ka, yung pawis talagang tumutulo pero hindi mo maramdaman yung lagkit. Pawis lang, ganun lang. Ayan oh, malaki na yung mga trigo dito na area. Yan. Maano na, mataba. Alam nyo ba mga kabugsay, yung area na yan? Yan. Yung area na yan mula dyan hanggang doon, yung maraming, ayan yan. Alam nyo ba yan? Ang halos nandyan po ay Chinese. Chinese po ang mga negosyanteng nandyan. Halos mga Chinese po ang mga nakahiliran na yung mga ano na yan, tindahan. Okay. May ginawa sila ditong bagong tower ng kuryente. Ano ba yan? Ah, ayan. Bago nga oh. May bago sila. May railway dyan, mga kabugsay. May dating, ayun o. Oh, yung, yan, dyan. May dating railway dyan ng tren. Na nagko-connect dati doon sa tinatawag nilang Samura. Isang syudad na 30 to 45 minutes mula po dito pag sumakay ka ng bus. Maganda doon. Maraming tanawin na halos farming. Farming yung trabaho o produkto ng tao. Magandang lugar. Kaya lang hindi man gaano karami yung tao pero industrialized na rin sila. Parte pa rin siya ng probinsya ng Castilla Leon. Pero ngayon yung rail na yan, hindi na po ginagamit. Iwan ko kung bakit. Wala nang silbi yung rail track ng train dyan. At alam nyo ba, yung itong lupa nila dito, kahit ako sa inyo ha, yan o. Oh. Ayan. Puro po bato. Bato po ang lupa dito. Mga siguro noong panahon na ano pa ito, kagubatan. Siguro tinanggal nila yung mga boulders. Kasi maraming boulders dito na ano, tinabi nila sa isang lugar. Tapos ginawa nilang mga ano,
tiles yung bato. Yan. Yan yung mga bata na yan. Diyan yan sila sa rail galing. Mga bata pa pero mga pala, ano na, mga lasinggera na. Saka lasinggero. Diyan yan sila dito ka-free. Pero dapat pag bumili ka ng mga inumin, at least 18 years old ka. Ayan. So may tinayo nga sila ditong ano, panibagong tower ng kuryente. Nakakatakot kasi pumunta sa city, mga kabugsay. Kasi ano, marami na ditong nagsara na eskwelahan dahil sa SARS-CoV-2. Kaya ayan. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo yung lumang railway. Yan o. Oh. Yan. Maganda pa siya. Hindi pa siya bulok. Kaya lang, hindi na siya ginagamit. Ewan ko kung bakit. Dun lang sa naalala ko na sinabi nung amo ko, dahil daw ito sa politika na hindi binigyan ng budget ba yata yun? Hindi sila nagkaroon ng sapat na budget para dito dahil kontrapartido. Yun. Yun ang ano, dahilan. So lilipat tayo mga kabugsay. Pupunta tayo doon sa kabila. Yung sabi ko, pupuntahan natin na ermita. Kaya lang, nakakatakot kasi may ano, mga estudyante dun sa baba. Mga walang galang pa naman yan sila paglasing. Okay. So, dito na lang tayo dadaan mga kabugsay. Pupunta tayo doon sa malaking bundok. Yan. Iikot tayo. Marami ding mga bahay dito mga kabugsay na ano, na hindi nagagamit. Tingnan nyo yan. Oh. Yan. Nasira na lang. Nasira na lang siya dahil walang nakatira. At sabi ibibinta daw. Pero siguro may itatayo sila dito na establishment. Sinisira lang yung mga bahay dito. Iikot tayo. Malayo-layo pa tayo. Pero di bali. Patanggal na rin ng grasa sa katawan. Char lang. Matatanggal kaya. Masakit na yung kamay ko sa kahahawak ng ano, ng stick. May mga mangilang-ilang bahay dito na may nakatirang mga tao, pero hindi sila lagi nakatira dyan. Pag summer, umuwi sila sa ano, sa village nila. Pag winter, bumabalik sila dito kasi mas mainit dito kaysa sa ano, kumbaga sa atin baryo. Okay. Yan.
May daan yata dito. Papunta doon sa kabila. Gusto ko kayong iakyat doon sa may plateau na makikita nyo yung buong syudad ng Salamangka. Tingnan natin kung makakalabas tayo dito. Kung may exit ba ito. Let's go there. Parang wala. Parang meron na parang wala. Hindi ko kasi alam yan dyan. So, tuloy lang natin dito. Ito yung bahay ng mga mayayaman dito. Hindi mo makikita. Hindi mo sila makikita dito sa labas. Ito yung mga taong napaka-secretive. Mga mayayaman. Ayan, iikot tayo doon tapos aakyat tayo doon sa may bundok. Maano doon eh, mahangin. Pero sa ngayon walang hangin. Mainit. Mainit ngayon mga kabugsay. At saka hindi pa stable yung kamay ko sa kahahawak ng stick ng ano ng ating cellphone. Kaya masakit sa mata. Ayan. At I am thankful today kasi pinagpawisan ako. Pinagpawisan. Ang ingay lang, pasensya na kayo ha. Nasa tabing daan kasi tayo. Yan. Isang ikot pa at tayo makakarating doon. Huh. Sobra ko ng taba. Siguro para na akong ano. Balyen. Kasi dahil sa katagalan na hindi lumalabas, kahit hindi ka kumain, walang exercise, lumalaki ka. Diyos ko Lord, ayokong tumaba ng tumaba, kaya araw-arawin ko na lakad ng lakad. Diyos ko Lord, kunting lakad lang hinihingal ka na. So this time we have to do exercise. Kahit lakad lang ng lakad. Ay nako. Sobra. May tatayo na naman sila ditong panibago. Iwan ko kung ano to. Maraming lupa dito na sayang. Marami din bahay na sayang. Dahil walang nakatira. Pag may pumasok naman ng mga illegal settlers, yung kung sa atin pa squatters, hindi mo mapapaalis, lalo't may mga anak sila, naku, abutin ka ng siyam-syam, kahit pa manalo ka sa kaso. Kasi may law sila dito na once na may bata, yung isang pamilya na umukupa sa bahay na hindi kanila, hindi mo sila mapapaalis hanggat wala silang malilipatan. Ganyan dito. Kasi nang i-squat sila ng mga bahay dito, yung mga yan, yung mga squatters, malingat ka lang ng konti, pagbalik mo, wala ka ng bahay. Kahit pa hindi mo pinarinta yung bahay mo, maraming mga scammer dito. Mga
tawag doon? Kumbaga sa Visayas, mga sipat. Malingat ka lang dito ng konti o kaya nagbakasyon ka ng 2 linggo, pagbalik mo, wala ka ng bahay. Kasi papasokin nila, papalitan nila ng yabi yung pinto, hindi ka na makakapasok. Kaya maraming kasong ganyan dito. Mga taong nang i-squat ng bahay. Abutin ka ng siyam-siyam sa korte para maipanalo yung kaso. Dahil dito, kinakatigan sila ng korte, lalo't may mga anak sila. Ganyan dito ka tindi ang Korte Suprema nila sa mga pamilyang may anak na nang i-squat ng bahay. So they are legal. Kumbaga. Yan, tawid muna ako ha. Minto yung sasakyan. Okay, salamat. Ayan. Ayan guys, yung may mga andyan ganyan. Football field po iyan. Yan yung kampo ng soccer field. Yan mga sikat na manlalaro ng football or soccer. Ay, salamat Lord. Ayan o. Sana pagdating ng July, may eroplanong lumilipad. Diyos ko! Excited. Ang problema, wala akong pera ang pamasahe. Ay, nako. Kaya tis-tis. Tis muna. Malay mo. May milagrong mangyayari, di ba? Yan, nakaharap tayo sa araw. Sakit sa mata. Ayan, oh. Nasa southeast kasi kami. Ayan guys, oh, may tubig dito pag ikaw ay inuhaw. Pero sa ngayon di pa po umaagas. Dahil maaga pa po. Maaga pa dahil 1 month pa lang kaming winter. Ayan, tingnan nyo yung araw guys. Bumaba na. Ayan na. Ano yung sabi ng cellphone ko? Sabi niya mauubos na daw yung ano. Gigabyte sa loob. Pag-churdea, oy. Hindi na nakapaghuman. Maka 1 hour ko. Hindi na nakapaghuman, ha. Pagtuloy-tuloy, ready, ha. Kay gamay na lang. Murang nagbuang si Kuan, kabugsay. Kaya nag-istorya na siya sa iyang kaugaling ng cellphone. Sinsyahan na lang ninyo, mga kabugsay. Maudyo na ang mga Kuan. Kana mga taong nakulang agkaon. Nana, oh, nanay naglupad na airplane, oh. Watch nyo, saan na siya? Ayan, oh, yan, nakakita nyo. Yan, ayan. Yan na, mga kabogs, may airplane na. Kaya, fingers crossed na makauwi susunod na mga araw, hindi pala mga buwan. May awa ang Diyos. No, sana makauwi at sana may pera. Ayun oh, ang ganda ng airplane sa taas. Ting 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 ting. Yan. Yan. Diba? Ang ganda, no? Ang ganda ng eroplano. Pero sa totoo lang, mga kabugsay, pag sumasakay ako ng eroplano, parang nagkakapuvya yata akong sumakay. Kasi hindi ko alam kung ang yung eroplanong sa nasakyan ko ay makakarating ba ng buong buo sa pupuntahan ko o hindi. Diyos ko.
daming ano, doubts. At hindi lang. Pasensya na kayo ha, ang ingay-ingay ng mga sasakyan kasi nasa gilid tayo ng National Highway. Itong highway na ito ay papunta po ito ng Madrid. Yan. Ayan na oh, ang airplane. Mga kabogs. Ay, nala. Ayan. Malamig na. Dahil wala ng araw. Dito pa rin tayo sa gilid ng ano, daan. Alam niyo mga kabogs, ayun dami ditong ano oh, yung snail. Ayan oh. Tingnan niyo. Ano 'yan? Ayan oh. Tingnan niyo 'tong mga kabogs. Yan. Kung nakikita niyo yung lahat ng mga puti na 'yan, snail po 'yan. Mga snail, snail po 'yan. Kinakain daw 'yan dito. Yun yung suso nila dito. Kasi pag ano dating ng springtime, punong-puno yan ng damo. Puno ng damo yan. At kinakain ng ano ng akyat tayo dito. Ang ingay. Ko? Ako'y nabibingi na. Hala. Ano umakyat? Yan. May ano ng ano? Baril. Bala. Ayan oh, yun yung gusto kong puntahan. Na idadalhin ko kayo doon sa taas. Ay, hindi ko alam kung haabutin natin. Yan. Ito po ay taniman ng trigo din mga kabogsay. Pero this time, iwan ko bakit. Walang tanim. Hindi yata sila ano. Dahil dun sa snow, hindi pa sila nag ano. Nag tractor. Yan. Malakas ang hangin dito mga kabogsay. Yan oh. Yan. Pag aakyat tayo dyan, kung nakikita nyo, susum natin ah. Ayan oh, ayan. May mga tao po sa taas. Ayan. Nakikita nyo, mga estudyante po yan. Ayan. Ayan. Ayan pong sinasabi ko sa inyong plato. Ayan ang buong Salamangka. Ayan. Ayan siya. Tingnan nyo ang langit mga kabogsay. Ang ganda. Yan. Ang ganda niya. Bumbong. Saan na si airplane? Wala na. Malayo na si airplane. Yan mga kabogsay. Oh. Nakita nyo yung ano? Kulay ng araw. Yan. Yan siya oh. Yan ang araw. Diba? Ang ganda tingnan no? Oh. Sobrang ganda tingnan ng araw. Yan. So babalik na tayo sa ating pupuntahan. Okay, let's go. Yan. Maganda dito sa lugar na to pag ganitong mga oras. At ganito yung ganito lang ang climate o ang temperature. Hindi malamig, hindi mainit. Ganito lang talaga, perfect. Yan. Mag-picnic. Mag-picnic daw, Diyos mio. Alam mo, ang ganda doon sa taas, mga kabugsay. Sobrang ano. Kaya lang, sobrang lakas ng hangin. Talaga, sobrang ganda doon. Kung makikita nyo lang. Sobra-sobrang ganda. Susubukan natin umakyat. Pero alam nyo ba mga kabugsay, nahihina ako. Ay, ito pala yung sinasabi ko sa inyo mga kabugsay oh, na ginagawang gasolina. Ayan oh. Yan.
Yan. Yan po ay tinatanim dito. Mayroon po siyang bulaklak na kulay yellow. Nakalimutan ko kasi yung pangalan eh. Ginagawa daw itong ano, gasoline. May abono pa. Ah, tapos ako nandito. Oh. Ganito siya dito. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng tanim na iyan. Damo po siya. Siguro yung iba akin na kinakain ng ibon. Ganoon. So, ito pala pa. Ito pala itinanim nila. Ngayon, imbis na trigo, yan po ang itinanim nila ngayong taon. Ha-harvest nila yan pag ano, pag magulang na yung mga buto. Para kasi siyang yung mga buto niya parang buto ng mustasa. Yan. Nakakatakot kasing umakyat dyan sa plato na yan pag ano, pag gabi. Kasi hindi mo alam, baka may loko-loko dyan, bigla ka nalang itulak. Di patay ka, walang nakakaalam. Yan. Yan na yung silhouette ng salamangkaw. Yan. Malayo-layo pa ng konti. Konti na lang. Paabutin din natin yan. Sige. Paabutin din natin yan. Tapos bababa tayo doon sa may dating truck ng tren. Yan. Marami din naglalakad dito, mga kabugsay. Kasi maganda dito lumakad, mag-exercise. Dahil malayo sa kay COVID. Malayo tayo doon. Kasi dito hindi maraming tao. At yung masasagap mo na hangin ay fresh. Ay, sorry po. Yan. Hindi ko alam kung makakaakyat tayo doon sa taas dahil madulas. Wala kasing hagdan dyan. Ang problema lang kasi dito, mga kabugsay, tinatapunan nila dito ng basura. Yan o. Nakita nyo. Yan, basura. Yan yung problema. Basura. Sana hindi sila nagtatapon dito ng basura. Pero dito sila nagtatapon. Pero actually bawal po. Pero dahil hindi sila nakikita, ayan, dito sila nagtatapon. Tatapon sila dito ng mga basura na dapat hindi. Subukan kaya nating umakyat kung tayo ay makakaakyat. Let's try our best. Madulas kasi ngayon eh. Walang daan paakyat. Wala tayong daanan paakyat, mga kabugsay. Kasi madulas. Hindi tayo makakaakyat dyan. Madulas kasi yung ano, putik. Ano kasi yung lupa dito? Malagkit. Yan, may paddle dito. Yan yung mga boulders, oh, mga kabugsay. Yan. Malalaki pa yung mga boulders dito.
Nung makapal ang snow, marami ditong nag-ano, parang snowboarding. Yan, dito tayo akyat. Yan. Akyat tayo dito. Yan. Akyat tayo doon sa taas. Yaps. Alright. Kaya pa. Ayan na, oh. Hello. Ayan po ang Salamangka. Yan na po siya. Akyat pa tayo. First, ano pa lang to? First plateau. Sana hindi madulas. Yes, colored. Yan. Ito na, mga kabogs. Aray, Diyos ko. Ayan, tingnan niya po baba, oh. Hiningal ako. Yan. Dito mo lang makikita ang bundok. Ayan, may bundok na. Diba? Yan. Tatabi ko muna yung salamin ko at baka mawala. Diyos ko. Wala akong 10,000 pang bayad ng panibawang salamin. Okay. Sa pangalawang bundok. Yan. Yan. Akyatin natin ulit. So, yan yun ang Salamangka. Doon ko papakita sa inyo sa taas. Ay, Diyos ko, Lord. Hinihingal ako talaga. Promise. Kailangan ko nang mag-exercise araw-araw. Huwag lang tamarin. Diyos mio. Yung mahirap. Pag lagi kang tamad lumakad, nagiging baboy ka. Oh. Nung nakaraan kasi maraming snow, kaya ang hirap maglakad. Malamig na, maano pa, saan ba ito banda? Madulas, kaya hindi basta-basta ang lumakad sa labas. Ay, may daan dito pataas. Yan, medyo hindi siya masyadong slope. Alright, here we go. Doon napaka ano eh, tarik. Dito hindi. Alright. So, here we go. Yan. Yan. Ito na tayo, mga kabogsay. Maraming nagdi-date dito. Siguro maraming nabubo. Tingnan nyo yung silhouette ng ano. Araw. Okay, mga kabugsay, tingnan nyo ha, papakita ko sa inyo ang buong Salamangka. Yan, tingnan nyo ng maigi. Ayan, yan, palalakihin natin. Yan po ang buong Salamangka. Yan. 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 Yan po ang buong Salamangka. Dito sa kabila, ganyan. Yan. Parang dagat, ano. Parang nasa tabi tayo ng dagat dahil dyan sa ulap. Ano yan? Fogs. Bababa na yan. Maya-maya lang. Magiging color white po ito lahat-lahat. Ang ganda, di ba? Ang ganda tingnan. Yan. Wow. Super. Ang ganda. Ang ganda, mga kabugsay. Yan.
Yan. Yan. Yan ang kagandahan ng Salamangka na di maitatanggi. Yan, sa susunod dyan naman tayo aakyat. Yan, yung bundok na iyan. Dyan naman tayo aakyat. Ayan. Trigo po. Yan, yung mga berde. Ay, yung pinaka-dark, damo po yan. Harvest po nila yan in February. At gagawin nila yan na hay para sa susunod na taon. So, yan po ang ating panorama. Yan po ang panorama ng Salamangka ngayon. So, yan siya. Maganda dito. Tingnan nyo yung kalangitan. Ang kalangitan. Yan na, oh, picture natin, ha. Magpipicture tayo, mga kabugsay. Titingnan natin kung makukuha. Ito po ako. Ayan, mga kabugsay. Malamig, pero di mahangin dito, pero hindi malamig masyado. Kaya, ayan, selfie. So, ito po. Yan siya. Yan. Yan ngayon ang beauty ng Salamangka. So ngayon, bababa na tayo. Uwi na tayo. Nakikita nyo yung McDonald's? Yan, nasa ibaba. Yan po, ito. Saan ba yan? Yan. Ito. Yan po ay gymnasium. Yan. Sige, doon tayo. Tuloy-tuloy lang natin. Marami diyang mga estudyanteng mga loko-loko. Oh. Nasanay ako dun sa ano, sa salamin. Kaya uwi na tayo. At papagabi na. Uwi na tayo, mga kabugsay. So, mga kabugsay, marami pong salamat sa panunood. Ay, okay. Uwi na tayo. At yan, ang ating panorama ngayon. Para lang tayong nasa dagat. Okay, mga kabugsay, ito na, tayo uuwi na at dito tayo dadaan, bababa po tayo dyan. Dyan tayo bababa, ayan, uuwi na po tayo. Yan na po ang ating babalikan doon. Uuwi na tayo. So mga kabugsay, salamat sa panunood at magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po, bababa na tayo. Yan, uuwi na tayo, uuwi na. Yan. So marami pong salamat mga kabugsay. Yan po ay gymnasium. Yan mga bahay. Yan doon. Yan ang yan malaking grocery store. So mga kabugsay, marami pong salamat. At patuloy po tayong manalangin na bumalik na po tayo sa dati. Mawala na po itong virus na nakapaligid sa atin ngayon. At patuloy po tayong magtiwala sa Diyos na ang lahat ng ito ay may katapusan. Marami pong salamat. Ito pang inyong lingkod, nagpapaalam sa himpapawid ng inyong screen. Kabugsay Vlog, Joanne, hanggang sa muli. Huwag pong kalimutang i-subscribe, i-share, i-like at mag-comment na rin po at pakipindot ng bell para updated po kayo sa susunod nating video. Mga kabugsay, salamat. Hanggang sa muli.